Harleen, ano ang naging pahayag ni Robredo? Kaila pasado alas dos nga ng umaga kanina nang magbigay ng pahayag sa media si Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo. Sa gitna nga yan ng pagkalamang ni Bongbong Marcos batay sa partial and unofficial count ng Commission on Elections. Sa kanyang mensahe, Ella, nagpasalamat si Robredo sa lahat ng bumoto at sumuporta sa kanyang laban sa pagkapangulo. Ganoon din sa lahat ng mga nag-alay ng pagod at hirap para sa pangangampanya. Una sa lahat, hayaan niyo ako magpasalamat sa lahat ng bumoto, sa lahat ng nangumbinse sa kanila mga pamilya, kaibigan, kakilala, kahit na mga di kakilala, sa iba't ibang paraan. Sa mga nagtaya ng karera at pangalan sa pagbabahagi ng ating mensahe. Alam kong napakaraming pagkakataon na napagod kayo, pero lagi nairaos ninyo ang susunod na hakbang. Ginawa ko ang lahat ng makakaya. Tinumbasan ninyo ito, minsan higit pa. Walang dadaig sa kapayapaang dala ng katotohanan ito. Aminado si Robredo, Ella, na hindi madaling tanggapin para sa mga taga-suporta ang mga numerong lumalabas sa quick count na nagdulot ng panghihinayang at pagkadismaya sa kanilang hanay. Ganoon din ang mga naiulat na umano'y irregularidad sa halalan, gaya ng mga ilang oras na pumila at hindi na nakaboto dahil sa aberya sa vote counting machines o VCM. Ngunit paglilinaw ni Robredo, hindi anya ito nangangahulugan ng pagkabigo dahil sa isang kilusan na nabuo mula sa kampanya ng taong bayan. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, walang nasayang. Hindi tayo nabigo. Pinakamahalaga, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang tayo. May landas na nagbukas at hindi ito sasara kasabay ng mga presinto. May kilusang isinilang at hindi ito papanaw sa pagtatapos ng bilangan. Ang namulat, di na muling mapipikit. Bagaman may hindi pa nabibilang, bagaman may mga tanong paukol sa eleksyon na ito na kailangan matugunan, palinaw na ng palinaw ang tinig ng taong bayan. Sa ngalan ng Pilipinas na alam kong mahal na mahal rin ninyo, kailangan nating pakinggan ang tinig na ito dahil sa huli, iisa lang ang bayang pinagsasaluhan natin. Mapaanuman ang resulta, giit ni Robredo, tuloy lamang ang kanyang trabaho sa pag-angat sa buhay ng mga mahihirap. Panawagan ni Robredo sa mga taga-suporta magpatuloy sa nasimulang advokasya ng kampanya at samahan siya sa iba pang laban. Wala akong planong abandonahin ang mga bagay na habang buhay ko nang ipinaglalaban. Tuloy ang trabaho ko para iangat ang buhay ng mga nasa laylayan. Tinatawag ko kayong samahan ako dito at sa iba pang mga laban. Kaya huwag kayong bibitaw. Panatilihing aktibo ang mga komunidad. Patuloy na tumindig. Igiit ang katotohanan. Matagal binuo ang mga istruktura ng kasinungalingan. May panahon at pagkakataon tayo ngayong labanan at baklasin ito. Ella, sa ngayon, nasa Camarines Sur si Robredo at inaasahang babalik din sa Maynila bukas o ngayong week dahil nga magkakaroon din na inaasahan na magkakaroon ng Thanksgiving para sa mga supporters. Pero ating kukumpirmahin kung saan at anong petsa mismo gaganapin ito para sa mga taga-suporta at volunteers ni VP Robredo. Ella? Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Naga City.